Magandang araw, Evelyn Marquez po, ang inyong pretty ate sa EdTech Unit. Alam ba ninyo na may webinar o online training session ang EdTech Unit tuwing Sabado? Ang araw na ito ay nakalaan para sa ating mga mahal na kaguruan upang turuan sila ng mga bagong kaalaman at kakayahan sa paggamit ng mga bagong software at applications para sa pinaka-epektibong paraan at lubos mapaghusay ang kanilang paraan ng pagtuturo. This is also our refresher session for our beloved teachers to enhance their skills in technology. Every Saturday, we will conduct webinar sessions for teachers about the use, advantages, and relevance of different blended learning software applications. Ang webinar series ito ay magsisimula ng alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa morning session. Magsisimula naman ng alauna at magtatapos ng alas 4 ng hapon ang afternoon session. You can watch us in our DepEd EdTech Unit Facebook page, Educational Technology Unit YouTube channel, DepEd Tayo and DepEd Philippines. Kita-kits tayo tuwing Sabado! Mabuhay! Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Tutor Match. Welcome sa ating E2Live, ang ating libreng online tutorial na hatid ng ating kagawaran ng edukasyon, ICTS EdTech. Ang programang ito ay inaasahang makatutulong at maging karagdagang kaalaman sa mga mag-aaral mula kinder hanggang senior high school, ALS, ALIVE, at SPED learners. Bukod sa pagsagot ng mga modules, ang E2Live ay may mga special programs din na siguradong aabangan ninyo araw-araw. Katuwang ang ating mga minamahal na mga magulang at guro ay maitutuloy natin ang pagkatuto. Kaya, ihanda na ang inyong module, lapis, papel o kwaderno. Ihanda rin ang isip, mata at tenga sa isa na namang makabuluhang aralin. Tayo nang matuto kasama ang inyong volunteer online tutor sa oras na ito. Okay, sa isang magandang umaga sa ating lahat, ako po si Tutor Ariel at nandito tayo sa E2Live Level Up Hope 1, no? Tuwing matest ako at si Tutor Liz ang inyong makakasama. Ayan. So sana ako ay maliwanag na naririnig natin lahat, okay? So ngayong umaga tayo ay mag-aaral muli tungkol sa ating Health Optimizing Physical Education 1. Pero bago yan, nais ko munang anyayahan ano, ang ating mga mag-aaral ng grade 11, maging ang ating mga teachers or ang ating mga mga magulang na tayo muna ay mag-ehersisyo. Pero binabati ko muna na nandito tayo sa pinapakagandang eskwelahan sa Las Piñas, ang ating mahal na paaralan ng Las Piñas City National Science High School. Binabati ko ang aking principal na si Ma'am Leonora Lustre. Magandang umaga po sa inyo at siyempre sa aming mahal na SDS, Sir Joel Tarecampo, at siyempre ang aming ASDS at si Sir Juan C. Obierna. Magandang umaga po sa inyo lahat. Nandito po tayo sa isang napakalinis na paaralan sa Las Piñas. Yan. So, magandang umaga muli. Nandito tayo sa E2Live online tutorial at ito nga muli ang Health Optimizing Physical Education 1. Ang gano'n ba kayong magpalakas ng ating katawan? Kaya naman, ako ay inyong samahan, no? Sabay-sabay tayong mag-ehersisyo. Ayan, para sa ating, para mag-umpisa, no? Para malakas tayo sa umpisa ng ating aralin. Sama-sama natin, samahan niyo ako dito. Ayan, andito muli ang ating mga kasamahan na si Ma'am Eliza Valdez at si Coach Japoy. Okay, tandaan niyo yung mga nakasulad dyan, ha? Tandaan niyo yung mabuti. I'm Coach Eliza Valdez and welcome to Channel Heaven, Me at Home. Kasama ko po ngayon si Coach Japoy Lizardo. Hello dads, moms, and kids. I-ready na natin ang mga young champions for this class. Ang PE lesson natin ngayon ay circuit exercises. Ito ay sunod-sunod na medium to high intensity exercises in a short period of time. Bago gawin ang exercises, make sure na wala tayong sakit. At kapag masyado ng pagod, stop muna at magpahinga. At make sure na clear and safe ang exercise area.
ang gagawin natin ay apat na exercises to train your speed, agility, strength, and power para lumakas ang katawan. Ayon sa research, kapag physically active ang bata, mas focused ang isipan, mas maganda ang performance sa academics. Kapag active ang katawan, active ang isipan. Ready? Tara, let's start! Ang first exercise natin ay ang speed high knees. Ito ay para sa speed o bilis ng galaw ng katawan. Magandang training ito para sa soccer, basketball, or running. Ang speed high knees ay warm up para nakakondisyon ng mga katawan para sa susunod na exercises. Gagamitin natin ang ating mga paa at kamay. Ilagay ang kamay sa harapan, i-bend ang arms at a right angle, itaas ang kaliwang tuhod, tapos yung kanan naman, tuloy-tuloy ang paggalaw, at pilitin nating ipag-abot ang mga tuhod sa mga kamay. Pabilisan at paramihan ng high knees for 30 seconds. Ready? Go! Okay. Ready na tayo for the next exercise. Ang second exercise natin ay ang agility hop. Ito ay para sa agility or quick reaction ng galaw. Nakakatulong ito sa mga naglalaro ng sports na may vertical movements gaya ng volleyball at basketball. Gagamitin natin ang feet, legs, and hips. Sundin ang command. Pag sinabing side to side, hop tayo from the right side to the left side. Right? And look. Pag sinabing back and forth, hop tayo patras at pasulong. And forward. Make sure na naka-squat position tayo pag nag-landing. Dapat tuloy-tuloy ang pag-hop for 30 seconds. Ready? Go! Back and forth. Side to side. Side to side. Back and forth. Side to side. Side to side. Let's go! Back and forth. Back and forth. Side to side. Back and forth. Back and forth. Side to side. Side to side. Back and forth. Back and forth. Side to side. Side to side. Back and forth. You're done! Ang saya, di ba? Ang third exercise natin ay ang strength push-ups. Ito ay para sa strength o lakas ng muscles at bones. Magandang training ito para sa sports gaya ng tennis at martial arts. Bago magsimula, kuha ng towel. Iklupin, ilagay sa ilalim ng tuhod. Dumapa sa sahig at ipweso ang mga kamay sa sahig at tagihira ng dibdib. Itaas ang paa na parang nakaluhod ang tuhod. Now push your body up and down from the knees. Dapat diretso ang katawan mula tuhod hanggang ulo. Panatilihing diretso ang likod sa exercise na ito. Padamihan ang push-up sa loob ng 30 seconds. Ready? Go! I'll be a champion today. Champion today. Champion, champion every day. Good job, everybody! Para sa ating finisher exercise, gagawin natin ang power squat jumps. Ito ay para sa power o pwersa na mabibigay ng katawan sa isang mabilis na sandali. I-ready na natin ang mga legs, hips, at arms. Dapat shoulder width ang pagitan ng mga paa. Iupo ng 90 degrees ang thighs and hips para nakaupo sa silya. Ilagay ang mga braso sa tagiliran. Tapos, umalon ng mataas at iswing pataas ang mga braso. National Science High School of New York. Paramihan ng squat jumps for 30 seconds. Ready? Yeah. Ready? Go! Go! Champion energy. Champion, 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 champion energy. Coming up a champion. Kaya yan! Champion energy. Growing up a champion, growing up. Growing up. Facing the day.
Finish strong. Panalo. Good job, champs. That's it, kids, moms, and dads. Palakpakan tayo dahil champion ang PE session natin today. After those exercises, nakakondisyon na tayo para mag-aral. Dahil kapag active ang katawan, active ang isipan. Thanks for the great PE class, Coach Jaboy. Thanks, Coach Eliza, and good job. Goodbye, everyone, and see you again tomorrow on Champion Habit PE at Home. Ingat po kayo. Yes. Thank you sa ating mga kasama, si Coach Eliza. Thank you so much sa pagsama sa amin. Ayan. Hinga muna tayo nga. Siguro mga ilang minuto na kailangan may recovery stage after working out. Sabi ko nga, we have to know our limits. No? Importante yun. At dahil dyan, lalakas. Bakit ako din? No. Normal lang na nakaramdam tayo ng pagod. Ang hindi normal is yung hindi tayo mag-exercise. That's very important. Okay? Let's have this one. Ang naman lagi. Okay. So, tuwing Thursday, samahan nyo kami ni Ma'am ni Peter D, also from FEO Las Piñas. Live tayo no, sa Depth Ed sa Clinic, Depth Ed tayo Facebook page, at siyempre sa Depth Ed Philippines, Depth Ed Edtech, Depth Ed TV YouTube channel. So, pag-aralan natin muli. Ito yung part 2, no? Yung personal safety protocol to avoid dehydration, overexertion, hypothermia, and hyperthermia. Okay? At the end of this lesson, bago tayo matapos ngayon, no, o pagkatapos ng pag-aaral natin ngayon, we will determine the safety protocol during moderate to vigorous physical activity participation. Diba? Yung nakaraan, ano, marami tayong nag-discuss, pero mag-review nga tayo. Okay? Don't forget to, lalo na sa mga estudyante natin dyan ng senior high school, no? Do not forget to write number 1 or type number 1 and your name. Kasi name and school, don't forget, okay? Name of your school, and then yung letter of the correct answer. Yes. Tingnan natin kung nakikita nyo pa, no? Ang ating, ito, ready. Game grade 11, na baka merong mga grade 11 sa kabilang channel. Papuntahin nyo dito, no? Grade 12 sila, tayo ay grade 11 simultaneous, okay? Ready? The two elements of power are the two elements of power are speed and what? Your answer, please. Sige, titignan ko, shout out natin ang mga sagot ninyo. Ito present ng ating director. Ang ating sagot dyan ay strength. So strength plus speed is equals power. Kaya nga, di ba, si Manny Pacquiao sinasabi, no, ang kanyang kamao, ang kanyang pag-punch ay powerful. Kasi yun ay malakas, strong, at mabilis. Kaya yung sinasabi natin na powerful. Okay? So, saan ka natin nakikita yung strength and power at the same time? Yung pagtalon. Di ba? Yung ating gymnast, napaka-powerful ng kaniyang arms and legs, no, kapag magta-tumble siya, 'di ba? Saka si Obierna, yung ating pole vault sa Olympics, no, napaka-powerful ng kanilang mga kalamnan. Let's have number two. It is the ability to control or stabilize the body when a person is standing still or moving. To avoid falling. Is it A, balance? B, coordination? C, flow? D, strength? Let's see your answer. Yeah, so tama yung mga sumasagot kanina. No? Very good. Very good ang mga sumasagot sa atin kanina. Okay.
Nice. Shout out to all those who are watching from Sinagtawitan Integrated National High School, SBO Lipa City. At syempre sa ating mga estudyante sa La Quina City National Science High School, especially to grade 11 compassionate. Shout out sa inyo mga anak. Thank you for watching and participating. Again, don't forget to have yourself pictured. Kailangan meron kayong photograph, no, images na you are watching, no, you are participating with our class today. Okay? So the answer for number two is balance. Okay? Balance is the proper distribution of our weight. Equal. Equilibrium. Para maiwasan natin yung pagtumba. No, ano ba importance nito ng balance? Siyempre, aside from pagtayo, paglakad ng tuwid, pagtakbo ng maayos, kapag sa emergency, for example, no? Sa emergency, halimbawa may sunog, nagkasunog, ano? Tapos, kailangan natin atinan yung emergency. Di ba? Pag nagkasunog, siyempre, yung reaction time, no? Ano yan, matik yan, ano? Kailangan susugod tayo agad or meron agad tayong gagawin because of the adrenaline. Pero if we have a poor balance, for example, we got water, a pail of water, para makatulong man lang, para patayin kung maliit pa yung apoy, for example, di ba? Eh, dahil you have a poor balance, di ba ako nagdadapa, dala mo na yung tubig, malapit ka na sa apoy. So, kailangan pagtibayin, no? Kailangan i-exercise or sanayin ang katawan to have this balance, magandang balance. Okay? So that's number two. Number three, what skill-related fitness is possessed by a person who can kick an object strongly? Kick an object. Sisipain. Kanina, sipakyo. Punch. Okay? So ngayon, ano ang number three natin? Sige. Let us see your answer. Power ang sagot ni Anne. Okay. Yung iba. Anong sagot ng iba? Okay, let me see your answer. Power din. Si Cassandra. Okay. How about you, Anak Gabriel? What's your answer? Power din. Okay, so letter C. Let's see if it's power. Yes, it's power. Because you have strength. And you cannot hit the ball quickly kung strength lang. Kasi pag strength, parang tinulak mo lang siya. So that's strength only. Pero kung power, quickly mo siyang gagawin, ano, para yung pagsipa mo, mas mabilis. Alright? So that's power. When you kick a ball, that's power. Okay? Let's have number four. Which skill-related fitness activity is appropriate for a person with strong arms? Strong arms. Strong. Hindi niya kailangan bumili. Okay? So pull. Ay, yun na. Sabi yun na. So the answer is pull up. Ayan, pull up yan, no? So, strong yan eh, strength yung ating muscle. Hindi naman natin siya bibiglain. Wala naman tayong itutula. Wala naman tayong sisipain sa sintukin. So, yung strength, nakikita natin sa madalas, sa mga activities na nagtutula o humihila. So, pull up and push up. Okay? Next, which skill-related fitness is manifested by a person who is able to avoid a fast car running towards him? Masasagasaan daw siya. So, ano ang nagmamanifest sa isang tao na nakakaiwas sa mga gano'n? For example, kahit hindi sa fast car running towards you, kahit sa dodgeball or tamaang tao na nilalaro natin nung may face-to-face pa. Diba? Ano yung kadalasan na meron dyan? Ano nagmamanifest? Balance? Coordination? Power? Or reaction time? What's your answer? Let me see. What's your answer? Reaction time ang sabi ng iba? Ang sabi ng karamihan ay reaction time? So, tama kaya sila? No? Yes! Very good! Ang ating sagot dyan ay reaction time. Yes? So, reaction time is the ability of our body para mag-react on time. Katulad nga ng sinasabi natin na masasagasaan ka na. So, what are you going to do? Siyempre, iwas ka. Diba? Tapos yung paglalaro ng dodgeball, alam mo naman, binato ka na ng bola. Andiyan na yung bola. Ay, ayan na yung bola. Iiwas ako. Diba? The moment that the thrower threw the ball, ano, papunta sa'yo, alam mo na yun. So, dapat alam mo na yung gagawin mo. Iiwas ka na. And that's
That's reaction time. Clear? So I hope it's clear. So that ends yung ating review for that. Pero pinag-usapan din natin last week yung mga sports injuries. Ano ba yung mga sports? Sports like basketball, sports like volleyball, soccer, football, futsal. Ito yung lalo na sa mga combative sports natin, no? So these are sports na pwede tayong maka-experience ng injuries. And sports injuries are those that happen when playing sports or performing exercise. And some are coming from an accident, no? Bakit nagkakaroon ng accident sa sports? Because of the improper gear, walang suot na gear, walang proper training, walang proper warm-up or cool-down, kaya nagkakaroon ng mga injuries. Yeah? So that's very obvious naman. So, we also talked about the most common sports injuries. Ano to? Sige nga. Jeff, what injury is this? I want to see your answer. Yeah, sige, tingnan natin. Ano ang sagot dyan? Sige, tingnan natin. Is that train? Ano kaya yan? Sige, tama lang ha. Magkulang sa... Ayan, tama. Okay. So, ano po yan? Train? With question mark? Sige. Tingnan natin ha, yung mga sagot sa dyan. Is that a train? Or strain. Diba, no? Nag-swollen yung ankle, no? You know what? Why yung ankle ang kadalasan na i-injury? Because it carries the weight of the body. No? Most of our weight or max weight is carried by our ankle. So that's a strain. Okay? Next, what's this? What do you think is shown in the picture? Merong bruises, no? Yung ating picture na yan, merong discoloration of the tissue. So what do we mean by this? Or what's this? What do we call this? Let us see your answer. Ayan, good morning din, no? Sa mga Tagalasinia City National Senior High School, CAA Campus! Ang ating mga estudyante ng aking mahal na guro na si Ma'am Joanne Fajardo. Thank you so much for watching, for asking your students to attend. Ayan. So let us see this one. Yan, ang tamang sagot dyan ay contusion. So contusion is bruises in our soft tissues, mostly sa soft tissues yan. No? Tapos meron discoloration, parang namamasa. And then this one, ayan eh, kita nyo naman, sinuntok sa head. Head, we're talking about the head. Kanina, contusion sa part of muscles yun, no? Part of our body, not the head. Pero kapag head, nag-bump, for example, very hard bump to a hard object, how do we call that? Very good, no? Timin-min, thank you for answering on that concussion or confusion sa iba. Okay? So that's it. How about this one? Can you see that? The ball and socket separate. No, nag-separate sila. Yung ball na alis sa socket niya. Pero walang ibang ano, walang crack, walang ano, nahiwalay lang. So, what do we call that one? What do we call that injury? How do we call this injury? This is very painful. No? Is that a fracture? Fracture ba yan? Is that a dislocation? Let us check. Correct. This is just a dislocation. Fracture ay? Ayan. So, ito yung fracture. Fracture, meron siyang breakage of the bone. May dalawa tayong type ng fracture. Meron tayong open saka closed fracture. Pag closed fracture, andun lang siya sa loob ng katawan. Ano? Yung open fracture, merong breakage of nag-break yung skin. Pwedeng lumabas. Ito, open. Ito, closed to. I close, ito open, alright? Yung nasa kanan ninyo, yan ay closed fracture, no? How about this one? Kung may sprain kanina, ito naman ay sprain, no? Partial tearing of the ligament. Yan yung sprain. Okay? So, naalala pa ba yun? So, palakpakan nyo, tama ba ang inyong mga sagot? Alright, so tama ang mga sagot ng ating mga
tagapanood sa ating mga estudyante. Magandang araw muli, no, sa ating mga estudyante from Hume's 11. Ni Marshall Lin J. Lat, Pinagkawitan, Integrated National High School, SBO, Lipa City. Maraming salamat po, ma'am, no, sa patuloy na pagsubaybay sa atin dito sa talakayan tungkol sa Health Optimizing Physical Education. So, moving on, pag-aralan naman natin to. Kasi pinag-aralan natin yung mga paano ba natin mabibigyan ng pangunang luna, no, yung eye. Pero bago yun, bago, siyempre bago tayo magbigay ng pangunang luna, kailangan alam natin, no, kung paano ito may iwasan, yung mga personal safety protocols, ano ba itong mga to, no, na kailangan natin i-consider before and after and even during playing a sport or doing moderate to vigorous physical activity. Siyempre, di ba, pinag-aralan natin, kailangan magdala kayo ng water, extra clothes, and towel, and cap. Para saan yung mga yan? Ngayon, pag-uusapan natin yan. And also, you have to prepare yourself, especially you have to know your limits. Kailan ba, ano ba yung limit ng inyong katawan? Natin, no? Sabi ko nga, nung nakaraan, sabi namin ni Tutor Buds, di ba? Saka ni Tutor Diesel. No, ang ating katawan ay nagsasalita din yan, no? Hindi literal na bumubuka yung bibig niyan, pero ang language ng katawan natin is the pain that it feels whenever nakakaramdam sa ng pagka-abuso ng may-ari ng katawan. Okay, so tatandaan natin yan. And you have to drink a lot of water. Now, let's talk about this. Ano ba yung mga, bakit tayo kailangan magdala ng tubig, bakit tayo kailangan uminom, bakit kailangan may cap, bakit kailangan may towel, so let's talk about that. Dehydration, overexertion, hyperthermia, and hypothermia. So, ito lang yung pag-aaralan natin ngayong araw. Okay, so sige na. Meron ba kayong mga idea sa mga tagapanood? May idea ka ba kung ano ang dehydration? Type mo na yan. What do you think is dehydration? And I will read your answer. I will read your answer. What is dehydration? Let's see. What is dehydration? Let me check. Ulitin ko sa lahat ng mga estudyante ko sa Lasina City National Science High School, mag-screenshot kayo, no? At ako ay nire-record naman ito, no? At patuloy niyo pa rin panoodin kung hindi kayo makapanood ngayong araw na ito. Dehydration is lack of water in the body, sabi ni Samuel Dominic Reyes, that's good. Sabi naman ni John Francis, dehydration is wala nang tubig sa body. Ha? So tama naman, lack of water in the body is the most of your answers. So totoo, no? So ano ba yung dehydration? Dehydration happens when the fluid in your body is used or lost more than the fluid you drink or intake. Diba? Uminom ka. So hindi na sapat yung nainom mo. For example, ngayong araw. No? Eh, diba ang sabi, 8 to 10 glasses of water a day? Kung nainom mo na yung 8 to 10 glasses of water, pero ang activities mo ay moderate to vigorous physical activity, nag-sports ka, so talagang mawawala yun, magpapawis ka kasi, mag-urinate ka, and other things, diba? So nag-dehydrate tayo. Okay, so that's dehydration. And that is dangerous, no? Kapag nag-dehydrate, ano ba ang nararamdaman ng isang taong nag-dehydrate? Ayan, sabi ni Cassandra, dehydration is a condition where our body is lacking of fluid or water, causing headaches and dizziness. Totoo yan, ano? So talagang nahihilo at nagsisint yung ibang mga tao na nade-dehydrate. Okay? So very important na tayo ay kung may dehydration, anong sagot sa dehydration? Hydration. Okay? So hydration is yung pag-replace natin ng tubig na nawala sa atin. Here po tayo din, okay? So, let's move with the next one. Next one is the overexertion. Overexertion refers to the pressure one puts in himself or herself, too much pressure that leads to a simple discomfort that might extend to a more serious injury. Ayan yung ating tinatawag na overexertion. Halimbawa, ano, itong muscle natin dito, yung pag-pull up niya, halimbawa, kaya lang niya yung 20, pero dahil sinasabi ng isip mo, kaya ko pa, kahit hindi na kaya ng katawan mo, overexertion yun. Hanggang sa, hindi na lang yung muscle na yun, hindi na lang muscles mo sa biceps ang gumagana. You know what?
kapag pinipilit mo yan, pati yung mga organs mo, sa yung mga internal organs mo ay naaapektuhan na din. Okay? Kapag nagkakaroon ka ng overexertion, kasi pinipilit mo sa ano, kumbaga talagang pinipuwersa mo yung sarili mo. So, hindi lang yung muscles na ginagamit mo, so yung arms ang nag-exert ng force. Pati yung mga internal organs ay naaapektuhan din yan. So, that's overexertion. And that's why we reminded you, or I reminded you of this. Know your limit. Know your limit. Okay? Magandang buhay sa umaga. Magandang buhay sa umaga, John Francis. Yan. 11 trustworthy ng God. Thank you. Ng Las Vegas City National Senioritas CAA Campus. And then the next one is hyperthermia. Bakit kayo pinagdala ng cup? Bakit kayo pinapagdala ng towel? That's because of the heat that you feel kapag kayo ay nag-exercise. You know what? Yung katawan natin, no? Kapag gumagalaw yan, meron na siyang, umiinit na yung katawan natin yan. So meron na, nag-increase na tayo ng temperature. Pero if we are going to perform activities, so physical activities, sa katulad yan, for example, yung open field na yan, no? Ngayon medyo makulimlim, pero medyo maaraw na din at mainit, no? Kapag hindi ka naka-proper attire, for example, hindi ka naka-cap man lang, or kaya nag-jacket ka pa, init-init na, yung mga ganun, ano? You might experience this hyperthermia, and it happens when the body temperature rises up significantly beyond the normal temperature. Yung normal temperature natin is 37 degrees Celsius. Pero ano pa nga yun? Kumbaga sa atin, may sinat na yun, di ba? Hindi ka na mapasukin sa mall nun na yun o sa iba pang establishment. Kaya, importante yung pagkuha ng thermal, ng ano natin, ng temperature, ng body temperature. Kasi nga, kapag lumagpas tayo o pag na-meet natin yung 37 degrees, may ano na tayo nga, may sinat. Pero kapag lumagpas ka yun, sinasabi may lagnat ka na. Di ba, pag nilalagnat tayo, what happens to our body or what happens to us kapag tumataas yung temperature natin? Ano nangyayari kapag mataas yung temperature? Diba? Iba-iba tayong nararamdaman. Yung iba nag-feel. Yung iba nangihilo. Yung iba may dugu-dugu ang ilong. Nagbabalingoy-ngoy. Right? So, that might also be experienced kapag tayo ay nag-perform sa environment or sa place na hindi appropriate. No? Kasi merong hindi mainit. Hindi mas kasikata ng araw, pero ang init, yung humid, no? Eh, nakaka-ano rin yan, nakaka-sama sa ating katawan. Sabi nga ni Tito Soriano, bumibigat ang katawan, ano? At hindi ka nakakilos ng maayos kapag mataas ang inyong temperatura, right? So, abnormal immune system, yes, tama yan, right? So, hindi siya nakakatulong, mas lalo pa sa nakakasama. Okay? That's it. Next. Let's have yung opposite naman yung hyper ay yung hypothermia. When you say hypothermia, it usually happens when the body is loses temperature. Loses kanina, rises. Ito naman, loses temperature. When a person suffers hypothermia, when his or her body temperature drops below 35 naman. Okay, so 34 and below, no, talagang nanlalamig siya. So that is very dangerous also, it's risky. Kaya iiwasan po natin na gumawa o mag-perform ng mga physical activities na hindi ayon sa ating mga temperatura. Okay? So, kailangan yung ating katawan ay nakapag-adjust mo na. For example, nag-swimming kayo. Kaya nga kayo pag nag-swimming, pinapa-shower kayo or meron kayong mga ginagawang mga activities before going into swimming because the body must be prepared before doing anything else. It's very important. Okay? So, nanlalamig, nanghihina, sabi ni Cassandra, kapag may hypothermia, namamatay, and that's the worst thing that might happen to you, yung pagkamatay. Okay? So, that's very important na malaman. Okay? Meron na ba dito naka-experience ng hypothermia or hyperthermia? Pwede yung i-share sa inyong comment box ang inyong mga naranasan regarding that. Okay? Maybe that's all for this morning. Meron ba kayong gustong malaman or tanongin kay Teacher Ariel or bigyan na baka gusto ninyong mag-comment?
Ayan. So, napaka-importante pala, no? What's your realization with our lesson for today? No, ito, itong mga health protocols natin. Na hindi lang basta-basta ako, ah. My realization with this is not because you wanted to do physical workout. You will do it, no? Maraming factors na dapat i-consider. Hi, Patricia. Good morning. So, there are a lot of factors to consider para doon sa ating, para makaiwas tayo sa mga sports injuries. And these are the things na talagang dapat yung pag-aralan. Ano nga yung una? Dehydration, overexertion, yung hyperthermia and hypothermia. So, that is very important. Yes po, sobrang nakakapanghina po. Parang umiikot yung mundo mo at worst po ay nagba-blackout. Nagdilim na yung paningin, kaya yung iba na yung hinatay na lang. Okay, so kaya yun ang dapat natin iwasan. Okay, ano bang meron sa tubig? Kaya sa importante, no, kapag tayo ay nag-workout, meron siyang oxygen, right? And we all know that oxygen is very important to our body. Kaya kailangan nag-hydrate. So what, kapag na-dehydrate, aside from drinking water, ano pa yung mga iniinom ninyo? Ano pa yung binibigay? Ano pa yung binibigay sa atin? Noon, sa mga na-dehydrate na. So, inom po kayo tubig, baka po ma-dehydrate kayo. Yes, Jean, kakainom lang yung cereal, don't worry. Thank you, thank you. Okay, so ano ang mga bagay na iniinom ninyo, no? Gatorade po, sir, yes, no? Yun yung product niya, pero anong meron din sa inumin na yan? No, na nagre-replenish nung nawalang energy, nawalang oxygen. Yeah. So tama yan. Yung iba, apple juice. So, anong meron doon sa mga inumin na binibigay sa inyo? Yung mga Orisol. Anong meron dyan? Bakit kaya yan ay nakakapag-hydrate, no? Mabisang pang rehydrate. Energy drink? Oh, what kind of energy? Yan, tama si Gail. Yeah, meron tayong electrolytes, no? Meron mga binibigay na electrolytes. And electrolytes is, yung mga electrolytes na yan yung tumutulong ka para maibalik yung energy ng inyong katawan. And it helps the muscles to recover also. Electrolytes, ang nandyan, no? Thank you, Ashley. Thank you, Giles. Yan. O, lahat na sumagot ng electrolytes. So, yan. Tama yung mga sagot sa electrolytes. Okay? So, sana ay nag-enjoy kayo ngayong araw at meron kayong natutunan. Next week, o sa susunod na linggo, ay sasamahan tayo ni Tito Liz at mamimili kami ng mga masisipag na bata, masisipag na estudyante na bibigyan namin ng parangal, no, para sa ating ending. Pero magkakaroon muna tayo ng mga review from the very start or the very first topic down dito sa ating last topic next week. Kulang, kaya huwag po kayong mawawala. Okay, so mag-review na po. Okay, so, lagi niyong tatandaan na importante na active ang katawan dahil kapag active ang katawan, active din ang isipan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Maaga tayong matatapos, kaya happy lunch. Sa aking mga estudyante, announcement lang ha, sa grade 11, okay, so hintayin niyo lang sa Google Classroom yung ating Google Meet, yung link, para din tayo umattend ng ating class. We'll talk mamaya sa ating ating class. Mayroon tayong meeting, short meeting lang. Maraming salamat sa lahat ng nanonood. Lasina City National Senior High School CAA Campus, thank you. And of course, ito sa napakagandang siyelahan ng Lasina City National Science High School dito sa FEO Lasinas. Maraming salamat at mabuhay po tayong lahat. Thank you. Bye! Ang husay naman, natapos mo ang iyong tutorial session kasama ang iyong mahusay na Itulay Tutor. May bago ka bang natutuhan? I-share na yan gamit ang hashtag Itulay Level Up. Huwag aalis ha dahil may susunod pang programa na pwede mo ring panoorin at salihan dahil naghihintay na ang iyong mga tutors. Happy learning dito sa Itulay!